Sino nga ba si Apo Telma na isa sa kwento natin kahapon? Tunay nga ba siyang masama? O baka naman merong dahilan kung bakit mas pinili niyang maging masama? Tara, ating alamin ang kwentong ito. Si Apo Telma ay tubong Mindanao. Anak siya ng mag-asawang mangkukulam na naghahangad na magkaroon ng magandang buhay. Tumatanggap ang kanyang mga magulang ng pera mula sa kanilang mga kliyente para meron silang magamit sa araw-araw. Hanggang sa dumating na sa punto na ibinebenta na si Apo Telma ng kanyang mga magulang. Ina! Ama, huwag naman! Huwag niyo akong ibenta! Sumama ka na, Telma! Wala na tayong panggastos, anak! Anak! Hindi ka naman namin ibebenta para sa pangsarili lang namin. Para din sa iyo ito, anak. Huwag ka mag-alala. Isang gabi ka lang. Hihiramin ni Señor Del Mundo. Sige na. Huwag huwi na. Ibinenta si Apo Telma ng kanyang mga magulang dahil na rin may itsura ang bata at maraming kalalakihan ang nahuhumaling dito. Paano? Kukunin ko na si Telma. Ito ang bayad. Pagkatapos nito, ibibigay ko ang kabuuan. Sige ho, Señor Del Mundo. Señor Del Mundo, bata pa ang aking anak. Sanay, hindi siya magkaroon ng trauma. Huwag ho kayo mag-alala. Madali naman akong kausap sa lahat ng bagay. Halika na, iha. Isinama si Telma ni Señor Del Mundo sa kanyang palasyo dahil wala noon ang kanyang asawa. Dito ay naging biktima siya ng rape. Pinagsasaan ni Señor Del Mundo ang katawan ng batang si Telma at nang pagkatapos noon, tsaka lang siya nakauwi. Pagdating ni Telma sa kanilang bahay, galit na galit siya sa kanyang mga magulang. Nang dahil sa pera, kaya niyo ako binenta? Anak, alam mo naman na sa lahat tayo siya pamumuhay. At isa pa, Telma, nakita mo naman na minamaliit tayo ng ating mga kakilala. Kahit na, hindi ba mga mangkukulam kayo? Bakit hindi niyo sila kulamin nang magtigil na sila sa pagmamaliit sa atin? Anak, oo. Mangkukulam kami ng nanay mo. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay dapat na naming kulamin ang mga taong yon. Kukulam lang kami ng nanay mo kapag merong nagbayad sa amin. Anak, sana'y maintindihan mo ito. O ngayon, binigyan tayo ng malaking pera ni Señor Del Mundo. Makakapag-aral ka na sa kolehiyo. Ano? Pag-aaralin niyo ako? Hindi ba't? Yun naman ang gusto mong mangyari, Telma. Sa palagay nyo, may gana pa akong mabuhay? Alam nyo ba, binaboy ng taong yun ang katawan ko. Sinira niya kinabukasan ko, inay. Babae din kayo. Paano nyo natin sa sarili nyo na yung sarili nyong anak ay bibenta nyo nang dahil sa salapi? Anak, patawarin mo ko. Masakit man sa akin ang ginawa ko pero kailangan yun para na din sa'yo. Itong berang binigay ni Señor Del Mundo, makakatulong to sa pag-aaral mo. Hindi na. Ayoko. Hindi na ako mag-aaral pa. Telma! Saan ka pupunta? Telma! Naglayas si Telma sa kanilang bahay, nagpakalayo-layo at nagpunta sa kabilang probinsya. Nung mga panahon na yon, magulo ang kanyang isipan. Gusto na niyang magpatiwakal, pero para bang may pumipigil sa kanya na hindi niya alam. Nakatayo si Telma sa isang mataas na tulay kung saan merong rumargasang tubig sa ibaba na kapag tumalon siya rito, tiyak na
hindi na siya mabibigyan pa ng ikalawang buhay. Maya-maya pa, may humintong isang magarang sasakyan. Ang sakay noon ay isang babaeng matanda na pero maganda pa at yung kanyang driver. Dali-daling tumakbo ang babae at kinuha si Telma nang akma itong tatalon sa tulay. Bitawan niyo ako! Ayoko nang mabuhay! Wika ni Telma. Ma'am, mukhang merong malaking problema tong batang to. Wika nung driver. Kaya nga. Iha, ano bang nangyayari sa'yo, Iha? Maya-maya pa si Telma ay nawala ng malay dahil na rin siguro sa hindi nito pagkain ng ilang araw. Inuwi si Telma sa bahay ng isang mayaman na babae. Oh, bakit ngayon lang kayo? Eh, Del Mundo, meron kasi kaming dinala sa ospital tapos ngayon, nandito siya. Ha? Eh, sino yun? Sino yun? Boss, di namin alam eh. Di namin alam yung pangalan. Eh, bakit nagdadala kayo rito nang hindi nyo kakilala? Baka mamaya, eh, magnanakaw yan. Baka gawan pa tayo ng masama. Di naman siguro, boss. Eh, mukhang problemado lang. Gustong tumalon sa tulay eh. Ganun ba? Eh, sinong rumescue? Eh, di si madam. Aba, talagang nakaka-proud naman tong asawa ko. Nagulat noon si Señor Del Mundo nang bumaba sa sasakyan si Telma. Ha? Ikaw? Bakit? Meron bang problema? Kilala mo ba siya, Del Mundo? Ha? Hindi. Hindi ko siya kilala. Siya nga pala, Iha. Anong pangalan mo, Iha? Telma po. Nakatingin noon si Telma kay Señor Del Mundo dahil hinding-hindi niya makakalimutan ang pangit na mukha ni Señor Del Mundo nung oras na siya'y pinagsasamantalahan. Eh, boss, kukunin ko lang yung mga gamit. Anong gamit? May gamit ho kasi tong si Telma. Eh, mukhang naglayas sa kanila. Teka lang. Mag-usap nga tayo, mama. Bakit dinala mo rito ang batang yan? Hindi mo naman niyang kilala. Del Mundo, ang batang to ay mabait. Sa palagay ko naman, pwede natin siyang gawing kasambahay. Di ba nga, kulang na tayo ng kasambahay? Ano ka ba? Hindi ko siya inuwi rito para lang ampunin. Ikaw ang bahala. Pero kung ako tatanungin, wala akong tiwala sa batang yan. O sige, bahala ka. Pumayag na si Señor Del Mundo na tumira sa bahay niya si Telma. Una, medyo ilang panon si Telma kapag kinakausap siya ni Señor Del Mundo. Telma, bakit di mo pa kami sabayan sa pagkain? Sir, sige po. Halay ka na. Tignan mo yung iba nating mga kasambahay, yung driver at yung boy natin. Kasabay namin kumakain. Ang ibig sabihin nun, itinuturing naming pamilya ang lahat ng kasama namin dito. Halika ka na, tumabay ka sa akin. Sabay-sabay tayong kumain. Nahihiya po kasi ako. Halika ka na, Telma. Huwag ka nang mahiya, ganito talaga kami rito. Asya nga pala. Para hindi ka mahiya kay boss, dito ka na lang sa tabi ni Buboy. Halika na, Telma. Kumain na tayo. Pagkatapos nito, sabay-sabay na tayong kumain, Telma. Ano kumain? Maghugas ng plato pala. Sige na, Telma. Lapit na. Habang kumakain si Telma, kinikindat-kindatan siya ni Señor Del Mundo na parabang nagkasundo na sila sa kanilang nakaraan. Pag-alis ng kanyang madam, pumasok noon si Telma sa sarili niyang kwarto. Maya-maya pa si Señor Del Mundo ay sumunod sa kanya. Telma? Oh, sir, bakit po? Huwag kang matakot. Alam mo, napakaliit talaga ng mundo.
Hindi ko akalain na iuwi ka rito ng asawa ko. Telma, yung mga ginawa natin noon, maari bang tayo na lang dapat ang nakakalam? At isa pa, hindi alam ng asawa ko na nagbabayad ako ng dalagita para lang makatikim ng ibang putahe. Telma, magkasundo tayo. Pwede ba? Sir, alam ko naman po na kailangan lang din ng magulang ko. Kaya po, nagawa nila akong ibenta. Kung ganun, Telma, nagkakaintindihan na tayo. Opo, sir. Pasensya na po kayo, ha? Ah, sige. Magmula ngayon, hindi ka na dapat maiilang sa akin. Ipakita mo sa asawa ko na lahat tayo dito nagkakasundo. Dahil kapag hindi ganun ang ginawa mo, ito ang sasabihin ko sa iyo. Tiyak na palalayasin ka ng asawa ko. Sige po, sir. Umabot ng isang buwan doon si Telma at okay naman ang pakikisama ng lahat ng tao sa kanila. Kaya lang isang gabi, mga bandang alas 10 yun, tulog na ang ibang mga kasama sa bahay. Bukod tanging si Señor Del Mundo lang ang gising, tapos si Telma ay hindi makatulog. Narinig na lang noon ni Telma na may pumasok na mga taong napakaiingay tapos nagtatawanan. Mula sa kanyang kwarto ay napasilip siya sa bintana. Nakakita siya ng apat na lalaking purong may mga pangit na muka. Lumuluhod ang mga lalaking yun sa harapan ni Señor Del Mundo. Bakit ngayon lang kayo? Hindi ba't ang usapan? Mas maaga kayo ng konti. Anong ibig sabihin nito? Mukhang tinatalo niyo na ako. Senyor, huwag po kayong magalit sa amin. Senyor, dala po namin ang inyong pinag-uutos. Sige, buksan ang sasakyan. Pagbukas ng sasakyan, merong isang batang nakatali. Sige na, umalis na kayo. Baka makita pa to ng asawa ko. Dalhin nyo ron sa aking rest house. Sige po, senyor. Pasensya na po. Nang makita yon ni Telma, alam na niya sa kanyang isipan na meron na namang masamang balak si Señor Del Mundo sa batang yon. Pumasok si Señor Del Mundo sa kanyang kwarto habang natutulog ang mahal niyang asawa. Paglabas nito sa kwarto ay sinalubong siya ni Telma. Bakit, Telma? Meron bang problema? Meron. Anong gagawin mo ron sa batang yon? Kaparehas ko rin ba siya? Anong bata sinasabi mo? Ano ka ba? Akala ko ba'y nagkasundo na tayo? Senyor, akala ko magbabago ka na. Hindi ka man lang naawa sa bata, pinakidnap mo pa. Ano bang sinasabi mo? Senyor, nakita ko yung bata. Nakita ko. Nandun sa likod ng sasakyan nakatali at nakapiring. Ha? Telma, hindi mo to sasabihin sa madam mo, ha? Sa oras na malaman ko, mananagot ka sa akin, Telma. Hindi napigilan ni Telma na umalis si Señor Del Mundo. At bago sumikat ang araw, dumating na siya bago din magising ang kanyang asawa. Oh, kaya na! Ang tagal niyo naman. Dalayan niyo, nagugutom na ako. Telma, halika. Sabihin na tayo, dito ka sa tabi ko. Opo. Patingin-tingin si Telma sa asawa ng amo na parabang merong gustong sabihin, pero kapag luminga sa kanya si Señor Del Mundo, dito ay nakakaramdam siya ng takot. Pagdating ng tanghali, umalis ang asawa ni Señor Del Mundo para magpalamig. Naiwan silang dalawa noon sa bahay, kaya't pumasok doon si Señor Del Mundo at muli siyang pinagsamantalahan. Masakit na ang loob noon ni Telma dahil naulit pa nga ng ilang beses ang mga nangyari. Hanggang sa nang tumagal sa roon ng kalahating taon, dito ay unti-unting nadidiskubre ni Telma kung saan ba nang gagaling yung isang katutak na yaman ni Señor Del Mundo. Sa likod kasi ng kanyang bahay ay merong napakalawak na kapunuan. Doon pala nang gagaling ang kanyang yaman. Kinakailangan lang niyang
maglagay doon ng isang buhay na tao para nang sa ganun, meron itong maging kapalit. Nakakatakot naman dito. Gabing-gabi na, ang kapal ng usok. Habang sinasabi yun ni Telma, nararamdaman niya na merong kanina papaikot-ikot na nagtatago sa likod ng dilim at usok. Maya-maya pa, narinig na ni Telma yung nakakatakot na halinghing sa paligid. Huwag! Huwag! Pakawari noon ni Telma, siya na ang susunod na ipakakain sa alaga ni Señor Del Mundo para bigyan siya ng kayamanan. Maya-maya pa, yung driver nila ay sumusugod. May bitbit ito na mahabang baril, tapos meron pang teleskopyo. Telma, halika na, dalian mo. Bakit ho? Halika na. Ano ba kasing ginagawa mo ron? Eh, may inutos lang sa akin si Señor. Na ano? Basta, sabi niya daling kuruto dun eh. Naku, nalintikan na. Pati ba naman ikaw? Bakit? Telma, huwag ka nang magkunwari. Alam kong meron ka nakita. Minaramdaman lang ako. May kakaibang halinghing sa paligid. Telma, alam mo, halos naging kaparehas din kita. Anong ibig mo sabihin? Sinubukan din ni Señor Del Mundo na ipain ako sa kanyang alaga para ang kapalit noon ay isang katutak na kayamanan. Telma, ganyan ang ugali ng taong yan. Pati nga'y asawa niya, muntik nang ipakain doon nung nalaman niyang nagloloko. Telma, magmula ngayon, maging alerto ka. Huwag kang papayag na utosan ka ni Señor Del Mundo na pumunta rito sa lugar na to gabing-gabi. Halika na! Kung di kita inabutan, baka nakain ka na rin ng halimaw dyan. Halimaw? Ah. Ang halimaw na yan, utos-utosan lang ni Señor Del Mundo. Maniwala ka man sa akin o hindi, ang halimaw na yan, isang espirito. Nagiging malaking aso, malaking baboy, at nagiging malaking tao. At ang pinakamatindi doon, kinukulong lang yan ni Señor Del Mundo sa mapanganib niya na medalyon. Ha? O, totoo yun. Bandang huli, malalaman mo rin ang katotohanan, Telma. Gulat na gulat noon si Telma sa mga nadiskubre niya. Kaya pala, napapansin niya, sa dibdib ni Señor Del Mundo ay merong bumubukol na nakatago sa loob ng damit. Kinamagahan, nag-aaya ng kumain si Señor Del Mundo at nagulat siya nang makita niya si Telma. Telma? Buhay ka, Telma? Bakit ho, Señor? Di ba kayo natutuwa? Hindi ba? Yun naman ang gusto nyo. Yung nandito ako sa bahay nyo para pag wala si Madam... Telma! Kamingay! Utod kayo ng kasamaan, Señor. Matapos nyo akong gamitin, ipapakain nyo ako rin sa alaga nyong kinukulong nyo dyan sa medalyon nyo? Telma! Ano bang sinasabi mo? Nandyan ni Ma'am mo. Huwag ka maingay, ha? Pag nalaman ito ni Ma'am, tignan natin. Habang sila'y kumakain, may dumating na apat na lalaking puro pangit ang pagmumuka. Mukha kasing hindi naliligo ang mga taong yun. Tapos mga kulot pa sila at mukhang magaganit ang mga buhok. Señor Del Mundo, magandang umaga po. Magandang umaga. Sino nagsabi sa inyo na pumasok kayo rito? Hindi nyo ba nakikita? Kumpleto kami rito at kumakain. Nang dahil doon, pinagalitan si Señor Del Mundo ng kanyang asawa at sinabing bumaba muna siya para kausapin ang mga pangit niyang tauhan. Yan ang mahirap. Alam mo sino itong mga taon to eh. Dare-darecho na lang. Porket, kakontsaba si Señor Del Mundo sa kasamaan. May sinasabi ka dyan? Madam, wala ho. Sabi ko po, bakit di mo na kumain si Señor Del Mundo? Kaya na tayo. Uy, Telma, saan ka nang galing kagabi? Buboy, bakit di naman ako umalis? Nakita kitang lumabas sa bahay. Pumunta ka rin sa likod, di ba? Hindi ah, hindi ako nagpunta dun. Psst, Buboy, kumain ka na nga. Sa kape, no?
Chismoso ka din eh, no? Mana ka siguro sa lolo't lola mo't nanay't tatay mo, tapos mga kuya mo, mga kamag-anak mo! Ko naman, grabe ka namang magsalita! Tumigil na nga kayo. Ang ingay-ingay nyo, nasa harapan tayo ng ano eh. Sige po, amo. Pasensya na po. Habang lumalaon, mas lalong nagiging agresibo si Señor Del Mundo na pagsasaan ang dalagang si Telma. Hindi na niya nagugustuhan ang nangyayari hanggat sa dumating pa ngayong punto na nabuntis si Telma pero pinalaglag niya. Isang araw, sa hindi sinasadyang pagkakataon, habang sila'y namamalengke, nasa lubang siya ng isang kakilala. Telma? Telma! Ikaw nga! Ay! Kuya Mon! Paano ka napunta rito? Telma! Tama-tama at nasa lubong kita. Bakit? Telma, hindi mo ba alam? Alin? Patay na yung nanay mo. Ha? Nang marinig yon ni Telma, halos gumuho ang kanyang mundo. Nabitawan niya yung bayong na merong laman ng mga karne at isda. Nang dahil dito nawalan siya ng gana sa pamimili at nagplano siyang magpaalam kay Señor Del Mundo. Kaya lang, hindi siya pinayagan. Ano? Telma? Uuwi ka ka mo? Paano kung di ka na bumalik? Del Mundo, wala na nanay ko, sisilipin ko lang. Wala akong pakialam. Basta hindi ka alis. Wala akong pakialam kung namatay ang nanay mo kahit sino pa sa inyo. Umiyak noon si Telma at pakawari niya'y talagang kasukdulan na ng kasamaan si Señor Del Mundo. Habang sinasabi kasi yon ni Señor Del Mundo, napapansin noon ni Telma na yung mukha noon ay nagbabago, tapos yung suot niya sa dibdib niya ay parabang bumabakat sa damit at parabang gustong saktan din si Telma. Hanggang sa isang araw, napag-isip-isip ni Telma na hindi siya pwedeng gaganonin habang buhay ng mga taong yon. Dahil sa alam na ni Telma ang lahat ng kabulukan ng kanyang amo, nag-isip siya ng masama at tinangka niyang patayin si Señor Del Mundo. Telma! Telma! Ano po yun, Señor? Ikuha mo nga ako ng gatas. Lalayan mo! Opo. Sa pagkakataon na yun, naisip ni Telma na pwede niyang patayin si Señor Del Mundo sa pamamagitan ng panglalason. Pero nung oras na yon, wala siyang hawak na lason para lasunin ang mayabang na senyor. Eto na po, senyor. Halika muna rito. Ay, bakit po? Halika! Wala rito ang madam. Ngayon, akin ka, Telma. Gagawin mo lahat ng gusto ko. Nang dahil doon, nagawa na naman ni Señor Del Mundo ang masamang balak niya kay Telma, muli na namang pinagsamantalahan ang katawan ng dalagita. Isang araw, inutusan si Telma at yung driver na mamili sa palengke dahil naubusan na sila ng stock. Telma, dito lang ako ha. Huwag kang lalayo. Sagutin kita pag nawala ka. Papatayin ako ni Señor Del Mundo. Huwag mong tatangkain na umalis. Kahit na alam na nating dalawa ang tinatago nila Señor. Oho kuya. Habang naglalakad si Telma sa gilid, napansin niya merong isang matandang babae na nagtitinda. Yung mga paninda niya ay nakalapag lang sa lupa na may latag na sako, tapos merong mga maliliit na bote. Nilapitan yun ni Telma at tinanong kung para saan ba yon. Manong, ano ho tong tinda nyo? Mga langis? Hindi yun basta langis, iha. Meron ako ditong mga pampalaglag, panggayuma, pangkulam, pangbarang, at panglason. Hala, bakit po kayo nagtitinda niyan? Alam ko naman, iha, nababasa ko sa isip mo na kailangan mo ang isa dito. At sasabihin ko lang naman yan sa mga taong naghahanap nito. Pero kung nabasa ko sa isip mo na hindi mo to kailangan,
ang iaalok ko lang sa'yo bilang isang babae ay pampalaglag. Ah, magkano ho ba tong panglason? Bakit? At sinong lalasunin mo? Bigyan mo ko ng sapat na dahilan para pagbentahan kita ng panglason. Yung walang hiya kong amo. Yung amo ko. Amo? Bakit? At anong ginagawa sa'yo ng amo mo? Lalasunin ko siya. Pinagsasamantalahan niya ako. Ano? Aba, eh dapat lang siya kanyang lasunin. Ah, sige. Huwag mo nang bayaran, iha. Huwag na. Pagkatapos mong ipainom sa kanya, umalis ka na dahil hindi siya tatagal ng 2 oras. Sige po. Libreng nakuha ni Telma yung lason mula sa lalaking tindero. Ayon dito, meron daw itong magkakaibang sangkap na nanggaling sa kagubatan at ang pinakamatindi doon, meron itong kamandag ng ahas. Habang bumibiyahe sila ng driver, malayo ang tingin ni Telma kaya't napansin yon ng driver. Telma, may problema ba? Wala po. Hindi, may problema ka. Ano yon? Wala nga po. Telma, kung nagbabalak kang lumayas, huwag na. Alam ni Señor Del Mundo kung saan ang bahay mo. Huwag na nga ho kasi kayong magtanong. Hindi man ako nagbabalak eh. Eh mainam kung ganon kasi Telma, iniisip lang kita. Sa oras na umalis ka sa bahay ni Señor Del Mundo, ipapapatay ka noon. Eh maswerte ka na nga't nakaligtas ka ron sa alaga niya. Pero di na mauulit yun. Kung sino man ang makakaligtas, eh tiyak na hindi na babalikan. Kaya mapalad ka na rin. Basta sundin mo na lang ang mga pinag-uutos ni Señor. Sundin? Oo, sinusunod ko lahat ng gusto niya. Alam mo ba yung nangyayari sa akin? Telma, kahit di mo sabihin sa akin alam ko, huwag mo nang ikwento. Baka maiyak lang ako rito habang ako'y nagmamaneho. Pag-uwi nilang dalawa, agad na ipinatawag ni Señor Del Mundo si Telma. Pinapapasok ito sa kanyang kwarto. Telma, tagal mo naman. Heto na po. Yan. Wala rito ang iyong madama. Alam mo na. Sige po. Parang manika si Telma na pinagsasamantalahan noon ni Señor Del Mundo dahil wala man lang siyang kare-reaksyon. Pagkatapos noon nag-utos si Señor Del Mundo na kumuha ng gatas. Nakakuha tuloy ng pagkakataon si Telma para lagyan ito ng lason. Katapusan mo na. Katapusan mo na, Del Mundo. Telma! Ang tagal mo naman! Heto na po. Sige, diyan ka lang, diyan ka lang. Nang mainom ito ni Señor Del Mundo, bigla na lamang siyang bumagsak sa kama. Ito na ang pagkakataon ni Telma para makalis. Pero hindi siya makalabas ng pinto dahil bigla na lamang itong naglock. Tapos maya-maya pa merong nagsasalita. Yung salitang hindi niya malaman kung saan ba nagmumula. Ano yun? Ano yun? Telma, huwag mo kong iiwan dito, Telma. Patay na ang aking pinaglilingkuran. Ikaw na ang mag-alaga sa akin. Wika nung tinig. Pilit na binubuksan ni Telma ang pinto. Pero sadyang hindi ito mabuksan. Maya-maya pa napansin niyang yung delikadong medalyon ni Señor Del Mundo ay nakatabilang sa gilid. Naakit noon si Telma kaya ito nilapitan at dito niya narinig yung nagsasalita. Isinuot ito ni Telma nang dahil doon, dito pa lang siya nakatakas at nabuksan niya ang pintuan. Iniwan ni Telma ang malaking bahay ni Señor Del Mundo at ang masama pa roon, patay na si Señor Del Mundo nang iwanan niya ito. Nagpakalayo-layo si Telma kung saan-saan siya napunta, sa kagubatan, sa kapatagan at sa karamihan ng bahay. At ang napansin niya noon, para bang hindi siya nakakaramdam ng gutom. Hanggang sa isang araw, nagtungo siya sa liblib na lugar kung saan merong mga mangilan-ngilan na bahay. Nasaan ako?
Anong lugar to? Anong ginagawa mo rito? Ipinapasundo ba kami ni Señor Del Mundo? Ha? Nakilala ni Telma ang lalaking yon. Ito yung isa sa mga lalaki na pumupunta sa bahay ni Señor Del Mundo. Ah, kayo pala? Ah, kami nga. Bakit? Parang gulat na gulat ka. Sinong kasama mong nagpunta rito? At anong sabi ni Señor? Bakit kami pinapupunta ron? Meron bang trabaho? Wala. Magmula ngayon, sa akin na kayo susunod. Ano? Anong sabi mo? Nagulat ang mga lalaki nang ipakita ni Telma yung nakasuot sa kanyang dibdib. Dahilan kung bakit bigla na lamang lumuhod ang mga ito. Tama na po. Itago mo na ang mapanganib na medalyon. Ikaw na pala ang may tangan niyan. Magmula ngayon, ikaw na ang susundin namin. Tama na po. Oh, ano? Naniniwala na kayo? Opo. Magmula ngayon, tatawagin ka naming Apo. Nang marinig ni Telma ang salitang Apo, pakawarin niya'y kagalang-galang na siya at katatakutan ng mga taong yon. Dito rin nalaman ni Telma na yung mga taong yon ay mga gabunan pala. Napapasunod ni Telma ang mga nakatira doon. Binibigyan siya ng maayos na higaan, pinapakain ng masarap at binibigyan ng maayos na damit. Apo Telma, nabuburyong na ho kami. Kung inyong mamarapatin, pwede bang? Pwedeng ano? Ah, nag-aalangan akong sabihin. Sabihin mo na. Nauumay na ho kasi kami sa pagkain ng karne. Pwede bang? Tao naman. Yun lang naman pala eh. Gawin mo ang gusto mo. Sige. At ang gusto kong kainin mo, yung mga tao sa bahay ni Señor Del Mundo, maliban sa driver, sa asawa, at doon kay Buboy. Ano? Eh paano yung ibang mga tao doon? Yon ang kainin mo, yung mga manyakis na mga tauhan niya roon. Ipinakain ni Apo Telma yung mga kasama na mga naiwan sa bahay. Pag-uwi ng mga gabunan, maganda ang kanilang balita. Inubos daw nila ang mga trabahador doon na mga nang mamanyak noon kay Apo Telma. Habang nagtatagal, mas lalong nagiging masama si Apo Telma nang dahil na rin sa udyok ng suot niyang mapanganib na medalyon. Isang araw, nagpasama siya sa palengke dahil namimiss na niyang kumain ng gulay. Apo Telma, baka maamoy tayo rito ng mga albularyo, ng mga babaylan, o kaya naman kahit sino pang mga manggagaway dyan sa paligid. Ano ka bagabunan? Nandito ako. Apo Telma, ang sinasabi ko lang naman, eh pag-iingat. Maaring makakasalubong tayo rito ng iba pang mga manggagaway. Yung mga albularyong may kakayahan sa paggamit ng santigwar o kaya na may ermitanyo. Delikado tayo rito sa bayan na ito. Habang namimila sila noon ng gulay, napansin ni Apo Telma, merong isang matandang lalaking nakatingin sa kanya. Ito pala ang ermitanyong si Tokyo. Ayan na, Apo Telma. May ermitanyo. Huwag kang matakot sa kanya. Ano ka ba? Lalapit yata ermitanyo. Nako. Maari bang makiraan mga Ginoo? Naman. Teka, hindi ko gusto mga amoy nyo. Mga gabunan kayo, no? Ha? Hindi ah? Anong gabunan ang sinasabi mo? Hindi! Hoy tanda, umalis ka na nga. Ha! Ikaw ang pinakanamumuno sa kanila. Isang magandang dalagita. At paano nangyari yon? Wala kang alam sa buhay ko, tanda. Kaya makakaalis ka na. Ha! Sige. Nagpatuloy sila sa pamimili. Maya-maya pa isang mayabang na antingero ang nasalubong nila. Nabangga yon ni Apo Telma, kaya't nagwika ito ng...
mayabang na tao at may alalay pang gabunan. Magkikita rin tayo. Kukunin ko sa iyo ang iyong tangan-tangan. Gabunan? Ano po yan? Palayasin mo nga to sa harapan ko. Ikaw, umalis ka rito. Huwag na huwag mong binabangga ang aming apo. Tinangay ng apat na gabunan ang mayabang na antingero at dinala sa labas ng palengke. Akala nyo siguro mga gabunan na habang buhay na lang kayong ganyan. Papatayin din kayo ng taong yun. Ang lalaking kanilang nabangga, isang antingerong si Pelben na kaibigan ng antingerong si Ada. Madaling ibinalita ni Pelben kay Ada na nakatagpo siya ng isang taong merong pambihirang kakayanan dahil nga sa suot-suot nitong napakamapanganib na medalyon. Sigurado ka ba dun, pare? Nakita mo? Oo, pare. Palagay ko, pwede nating agawin yun. Pero, kung totoo yung sinasabi mo, pare, hindi natin yun basta maagaw. Natitiyak ko na masasawi tayong dalawa. Siguro mas mainam, mas piliin natin na mapabilang sa kanyang samahan. Diba? Para kapag nakakuha tayo ng pagkakataon, tsaka natin nakawin yung tangan-tangan ng babaeng yun. Maganda yung naisip mo, paring Ada. Nang dahil sa nalaman ni Ada na malaki ang magiging pakinabang nila sa medalyon na suot-suot ni Apo Telma, mas pinili nilang makipagsanib puwersa ron. Hinanap ng dalawang magkaibigan kung saan ba naglalagi si Apo Telma. Makalipas ang apat na araw na paghahanap, dito ay natagpuan nila ang tagong baryo ng mga gabunan kung saan naroroon si Apo Telma. At anong ginagawa nyo rito? Mga antingero, kilala kita. Ikaw yung nabangga ni Apo Telma. Huwag kang magalit sa akin, kaibigang gabunan. Hindi kami nagpunta rito para makipagpatayan sa inyo. Nagpunta kami rito ng aking kaibigan para yumuko sa inyong apo. Anong ibig sabihin yan, ha, antingero? Kung mamarapatin ni Apo Telma, gusto naming mapabilang sa kanyang samahan. Hindi ba, pare? Oo, totoo yun. Gusto naming mapabilang sa kanyang samahan. Dahil sa nakikita namin, siya ay dapat na paglingkuran. Magaling. Gusto ko yung katuwiran yung dalawang antingero. Sandali lang at tatawagin ko si Apo Telma. Paglabas ni Apo Telma, madaling yumuko ang dalawa at nagbigay ng pugay. Anong kailangan niyo sa akin? Apo Telma, ako ho si Pelben, isang antingero. Patawarin niyo ho ako dahil nabangga ko kayo ng nakaraan. Humihingi po ako ng kapatawaran. Yun lang ba pinunta mo rito? Hindi po. Meron pang iba. Magandang araw po, Apo Telma. Ako naman ho si Ada. Katulad ng aking kaibigan, isa po akong antingero. Nandito ako sa inyong harapan, lumuluhod at nangmamakaawa na sana'y tanggapin nyo kami sa inyong hanay dahil kayo ang taong karapat-dapat na paglingkuran. Natawa si Apo Telma sa dalawang antingero dahil voluntaryo silang sumasama upang masubukan ang kanilang katapatan at nang malaman na rin ni Apo Telma kung talaga bang meron silang kakayanan, isinama sila ng mga gabunan sa isang liblib na lugar. Dito, pag nakaligtas kayo, mapapahangan nyo si Apo Telma. Pero hindi ibig sabihin nun ay tanggap na kayo. Meron pa tayong ikalawang hakbang. Paano? Aantayin namin kayo bukas sa labasan. Pag-alis ng mayabang na gabunan, nag-usap ang magkaibigan na antingero. Akala yata ng gabunan na yun, pare,
eh wala tayong kayang gawin. Pare, kung ano man ang meron dito sa gubat na ito, natitiyak kong delikado. Pero, hindi tayo papayag na hanggang dito na lang ang buhay natin. Diba? Meron tayong plano. Aagawin natin ang mapanganib na kwintas ng matandang yon. Tama. Habang nag-uusap ang magkaibigan ay merong dumating. Hindi nila inaasahan yon. Isang napakataas na uri ng aswang na kung tutusin ay mas mataas pa sa mga gabunan. Napakapangit ng itsura nun. Malademonyo kung titignan. Oh, hindi pare. Hanagubto! Wika noon ni Ada na parabang takot na takot na. Huwag ka matakot pare. Pagtulungan natin ang hanagob. Ang hanagob ay may kakayanan na magtago sa likod ng dilim at kaya din itong umusal para sila'y pahintuin. Pare, hindi ako makakilos. Maging ang kasama noon ni Ada ay hindi makakilos kaya't nilapitan sila ng gabunan. Pagkain. Inalayan na naman ako ng pagkain ng aking mga kalahi na mas mababa pa sa akin. Akmang kakagatin nun si Ada nang bigla siyang nakakilos at nadampot niya ang kanyang punyal kaya't sinaksak niya sa dibdib ang hanagob. Ganon din naman noon si Pelben. Nakakuha ito ng pagkakataon kaya tinaga niya ang leeg ng hanagob. Pero hindi naghiwalay yung ulo sa katawan. Ano hanagob? Madali ka lang palang utuin ah. Paring Pelben, bakit hindi mo pa ihiwalay yung ulo? Natigilan noon si Ada nang makita niyang yung ulo ng hanagob ay muling bumabalik sa katawan. Oh, hindi. Anong gagawin natin? Nagkamali kayo ng akala. Baka akala nyo kaming mga hanagob ay katulad lang ng mga simpleng gabunan. Nagkakamali kayo. Dahil sa napakahirap labanan ang mataas na uri na hanagob, walang magawa yung dalawa kung hindi magtakbuhan. Kaya tinugis na lang sila ng hanagob. Hanggang sa bigla na lamang itong hindi sumunod sa kanila. Dahilan kung bakit nakalabas sila sa gubat kung saan sila iniwan ng mga gabunan. Pare, muntik na tayo doon. Kaya nga pare, pero ito na yung labasan kung saan tayo hinatid ng mga gabunan. Nakaligtas kayong dalawa? At anong ginawa niyong paraan para kayo'y makatakas? Gabunan, pasado na ba kami? Hindi pa. Katulad ng sinabi ko, meron pang ikalawang hakbang. Madali kayo. Titiyakin ko. Itong huling pupuntahan natin, hindi kayo mahihirapan. Palakasan lang ng loob yan. Tadaan nyo! Sinakay sila sa isang jeep owner. Lumayo sila. Inabot na sila ng umaga, kaya't napunta na sila sa kabilang probinsya. Anong ginagawa natin dito? Dito lang naman ang ikalawang pagsubok. Katulad ng sinabi ko, hindi kayo mahirapan. Pero palakasan lang ng loob para makita ang inyong katapatan. Yan ang pagsubok sa inyo ni Apo Telma. Merong isang kubo sa gitna ng gubat. Halata mo yung kubo na yon na walang nakatirang tao. Binuksan ito ng isang gabunan at nakita nilang merong isang lalaking napakadunges ang nakatali, nakapiring at nibusal ang bunganga. Anong gagawin namin sa taon to? Bakit mo kami dinala rito? Bakit? Hindi mo pa ba naiintindihan, Ada? Sino sa inyong dalawa ang unang kukurot sa katawan ng pulube? Ikaw, Pelben! Ako? Bakit ako? Ay mo? Kung ganon, hindi kayo papasa. Ganito, ubusin nyo ang katawan ng lalaking yan. Dahil isa siyang pulube at wala namang nagmamahal sa kanya, dapat lang na pakinabangan natin siya. Kakain kayo magdamag. Maghapon, yan ang kakainin nyo.
unti-unti inyong papatayin ang katawan ng lalaking yan sa pamamagitan ng inyong pagkain. Ano pang inaantay nyo? Simulan nyo na! Ang hirap ng sitwasyon ng dalawang antingero. Naging cannibal patuloy sila sa pangyayaring yun para lang mapatunayan kay Apo Telma ang kanilang katapatan at isa pa para magtagumpay sila sa kanilang mga plano na gawa nilang kagatin at kawawain at patayin ang pulubing napakadungis. Kung ganon, nakapasa kayo. Ako mismo ang magsasabi kay Apo Telma na tanggapin kayong dalawa dahil ang inyong mga sikmura ay matibay at ang inyong mga kakayanan ay hindi basta-basta. Kung tutusin, sa unang hakbang hindi sila pasado. Kaya lang naman sila nakatakas sa humahabol sa kanila na hanagob dahil ang ermitanyong si Tokyo ay biglang nagpakita at nagpakalat ito ng orasyon para itaboy ang nakakatakot na hanagob. Apo Telma, kasama kong bumabalik ang dalawa. Ang ibig sabihin po nun, pumasa sila sa pagsubok. Kung ganun. Apo, paano nangyari sa inyo? Kayo ba yan? Nakatalikod si Apo Telma habang sinasabi yun at nang ito ay umarap, naging isa na siyang matandang babae na halos kasing kamukha ng namayapan niyang nanay. Ayon sa kwento ni Apo Telma, magiging gantro talaga ang kanyang itsura dahil nga tangan-tangan na nito yung napaka mapanganib na medalyon na nanggaling kay Señor Del Mundo at isa pa, nung mga oras na yon, yung gabay ng medalyon na yon ay nakapasok sa kanyang katawan kaya't naging ganon siya. Naintindihan ko na po, Apo Telma. Katulad ng sinabi ko, nakapasa sila sa pagsubok. Sige, ganito ang gagawin natin magmula ngayon. Maghahanap tayo ng mga albularyong nasa hanay ng kaliwat kanan. Papatayin natin sila. At ang gusto kong mangyari, unahin natin yung ermitanyo. Hinanap nila ang ermitanyong si Tokyo, pero magaling magtago ang matandang yon, kaya't hindi nila ito basta mahuli. Isang araw, nagsarili ng lakad ang mga gabunan. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, si Kanole ang nasalubong nila sa loob ng gubat. May pagkain! May pagkain! Ay nako, pagkain daw? Sino? Sino pa? Eh di ikaw. Ah, ganoon. Mga mababahong gabunan. Dadaan ako, ha. Meron akong importanteng lakad. Huwag niyo akong abalahin. Kung gusto niyo ng gulo, pwes ibang araw na lang. Anong sabi mo? Inuutusan mo kami? At bakit hindi? Pwede naman yun, di ba? Nainis ang apat na gabunan na yung kay Kanole nang dahil doon sabay-sabay silang sumugod. Pero binalian sila ng braso ni Kanole kaya't hindi sila basta makasugod sa ikalawang pagkakataon. O ano, gabunan? Kaya mo pa? Ha? Ibang klase ka. Anong klaseng tao ka? Ay nako, hindi ako karatista. Nakita mo naman, habang ako'y nakikipagsabay ng laban sa inyo, ang aking mga gabay ay sumasabay din. Hindi nila ako pababayaan, gabunan. Ngayon, ano, sinong kakainin nyo, ha? Wala. Hindi ka pala basta tao. Pwede ko na kayong tuluyan sa ngayon. Alam nyo ba? Nagalit ako sa mga gabunan. Pero, meron pa rin akong mababang puso na handang magpatawad sa inyo. Ganito, kung ano man ang mga pinaplano nyong masama, pwede ba? Maglubay na kayo. Dahil kapag nagkita-kita tayong muli, hindi lang yan ang aabutin nyo. Tutuluyan ko na kayo. Hindi! Mas nakakatakot si Apo Telma. Sinong Telma? At sinong Apo yun?
si Apo Telma ang may tangan-tangan ng delikadong medalyon. Kapag hindi kami sumunod sa kanya, papatayin niya kaming lahat. Ah, ganun. Kaya naman pala kanina, ang tapang-tapang mong nagsasalita, wala ka naman pala sa lugar. Natatakot ka lang pala sa Apo na yun. Wes, tikman mo to. Pinagsusuntok sila ni Kanole sa sikmura, kasabay noon ang pagbaon sa kanila ng kakaibang mutya. Maya-maya pa, ang itsura ng mga gabunan ay nagbalik na sa normal. Anong ginawa mo sa amin? Bakit kami nagbago? Dahil yan sa mutya na ibinaon ko sa inyong katawan. Kahit anong gawin nyo, hinding-hindi nyo yan matatanggal. Ang mutyang yan ang magbabantay sa inyo habang buhay. At nang sa ganun, maglubay na kayo sa masamang gagawin nyo. At kapag hindi kayo naglubay, natitiyak ko sa inyo na ang mutyang yan ang kusang papatay sa inyo. Tandaan nyo yan, mga gabunan. Nang dahil sa pangyayaring yun, umuwi ang mga gabunan sa kanilang lugar at ibinalita kay Apo Telma na sila'y nakasalubong ng isang delikadong tao. At sino ang taong yon? Siya si sinong na ngayon? Nakalimutan pa nga ng mga lalaki kung sino ang taong nasalubong nila, hanggang sa naalala nung isa na si Kanoli pala ang nasalubong nila. Mahirap kalaban na ang taong yun. Siya si Nolesto. Maging kayo po, Apo Telma, hindi ho kayo uubra sa taong yun. Anong sabi mo? Wala nang mas lalakas pa sa akin na. Diretsong kinitilan ng buhay ni Apo Telma ang isang gabunan na nagsabi noon. Maya-maya pa, si Pelben naman ang kanyang hinarap. Pelben, anong balita? Sa pinalakad ko sa iyo, nakita mo ba ang ermitanyo? Patawarin niyo ho ako. Bakit? Anong ibig sabihin nito? Patawarin niyo ho ako. Anong patawad? Ikwento mo. Patawarin niyo ho ako. Nagkita man kami ng ermitanyo, pero hindi ako umubra sa kanyang abilidad. Sadyang malakas ang ermitanyong yun. Kung ganon, hindi ka nararapat sa aking samahan. Direktang pinaslang ni Apo Telma etong kawawang si Pelben. Ginawa niya yon sa pamamagitan ng napakadelikadong medalyon na kanyang suot dahil tinalubugan ito ng kanyang gabay. Pinasok ang buong katawan noon ni Pelben hanggang sa tuluyan na itong nalason. Ganon din ang ginawa niya sa namatay na gabunan. Kitang-kita ng antingerong si Ada at ng mga gabunan ang nangyari. Nang dahil doon, nagdesisyon si Ada na kumalas. Apo Telma. Bakit? May sasabihin ka? Ayoko na. Anong ayaw mo? Ayoko na rito. Pati ang sarili kong kaibigan, kumpare kababata, hindi ka man lang naawa. Napaslangin. Ada, ang sino mang taong susuway sa aking kagustuhan ay aking pinapaslang. Habang sila'y nag-uusap ng ganon, nandun pala si Kanole at nagmamasidlang sa kanila. Napansin din yon ni Ada, kaya't bigla siyang umusal ng orasyon. Huwag ka nang umusal. Kung sino ka mang antingero ka. At kayo, mga gabunan, di ba? Meron na tayong usapan? Anong usapan yon? Huwag mo sabihin ang aking mga tao ay nililipat mo. Tama ka roon, Telma. Ikaw si Apo Telma ang kinatatakutan ng mga gabunan na ito. Apo Telma. Apo Telma, aalis na rin ho ako. Huwag kang aalis, Ada. Pag nasundan kita sa inyo, mamamatay ka. Bakit ka aalis? Ha? Dahil hindi ko gusto mga ginagawa ko rito. Maging ang aking kaibigan ay tinangka niyang... Tinangka? Pinatay pala niya. Akala ko nagbibiro lang siya. Napakasama mo, Apo Telma. Hindi lang kami tumalima sa utos mo. Kinitil mo na ang buhay ng aking kaibigan. Ngayong nagkita kayong dalawa ni Nolesto, sana matapos na ang kasamaan mo.
Nagtatakbo noon ang antingerong si Ada papalayo, tapos ang mga gabunan, nang dahil doon nagkaharap silang dalawa ni Apo Telma. Apo Telma, pinagyayabang ng mga alipores mo na meron kang tangan-tangan na mapanganib na medalyon. Bakit hindi natin subukan? Maya-maya pa tinawag ni Apo Telma yung gumagabay sa medalyon na yon. Nagpakita yung isang napakalaking mama, kaya't naglaban silang dalawa ni Kanole. Hindi rin basta-basta ang kakayanan ng gumagabay dun, dahil nagtatatlo ang ulo nun at nagtatatlo din ang katawan. Dumadami ang mga kamay at paa, kaya't nalugi si Kanole kapag tinatamaan ang kanyang mukha at katawan. Magaling. Ibang klase yung nagbabantay ng medalyon na yan. Nagawa niya akong sugatan. Yun na ba yun? Nagulat noon si Apo Telma dahil yung mga sugat sa mukha ni Kanole at sa katawan ay unti-unting naghihilom. Dahilan kung bakit yung gabay ng medalyon ay mas lalong nagalit. Hindi lang ito naging tatlo, naging apat, naging lima, hanggang sa naging sampo. Sige, pagtulong-tulungan niyo ako. Gawin niyo lahat ng gusto niyo. Pero kapag ako'y nakawala rito, papatayin ko kayo at gagawin ko kayong abo. Alam ni Kanole sa kanyang sarili na isa lang doon ang dapat niyang puntiryahin, yung pinaka-pinuno. Kaya lang ang hirap mamili. Dahil nga iisa ang itsura noon, patalasan na lang tuloy ng pakiramdam. Pinabayaan ni Kanole na sugatan ng buo niyang katawan hanggang sa pinakikiramdaman niya kung sino ba roon ng tunay. At nang malaman niyang yung tunay ay hindi gumagalaw, ito ang pinatamaan niya ng sibat ng kalangitan. Maya-maya pa, sabay-sabay na naging abo ang kumakalaban sa kanya. Si Apo Telma na lang ngayon ang nag-iisang dapat niyang problemahin. Pero dahil sa napunta na rin sa kanyang abilidad nang gumagabay sa suot niyang delikadong medalyon, nagawa nitong tumakas at magpakalayo-layo. Tumakas ka pa talaga. Hindi bale. Magkikita tayong muli. Kanole? Nandito ka pala. Oo naman. Kanina pa ako rito. Ano nang gagawin mo niyan? Gusto ko sana munang matulog at kumain. Sige. Tara sa bahay. Tara. Pag-uwi nila sa bahay ng ermitanyo, nakaluto na ang dalagitang si Monet. Kain na po kayo. Aba, sarap ng luto mo. Munggut ah. At may halo pang karne. Mukhang nakapamili ka sa pamalengke, iha. Opo. Kanole, dito ka muna at kung maaari sana eh, pag-usapan natin. Ang alin? Pag-usapan natin ang nangyari. Kasi naniniwala ako si Apo Telma, babalik pa yon. Marami siyang kayang gawin. Hindi pa natin nasusubukan. Kahit napatay na ang gumagabay doon, tiyak kong marami pang kayang gawin yon. Sige. Bago umalis si Kanole sa lugar, narinig nilang may tatlong lalaking humahangos. Papatakbo sa bahay na yon. Ermitanyo! Ermitanyo! Bakit gabunan? Bakit? Bakit ka humahangos? Nandito pa ba si Kanolesto? Nandito pa? Bakit? Pwede ko bang makausap? Bakit ba gabunan? Ba't parang takot na takot ka? Kanole, binalikan kami ni Apo Telma. Gusto niya kaming ibalik sa dati. Gusto niya kaming maging masama, pumatay para sa kanya. Anong ginawa niyo? Ayaw na namin. Gusto na naming magbagong buhay. At isa pa, unti-unti kaming pinahihirapan ng mutyang ibinaon mo sa katawan namin. Parang awa mo na, Kanolesto. Patayin mo ang taong yon para magbagong buhay na kami ng tuluyan. Saan ko siya matatagpuan? Hindi namin alam. Bigla na lang siyang nagpapakita kung saan-saan. Ganun ba? Sige. Hahanapin natin siya. Isang araw, husang nagpakita si Apo Telma sa lugar ng mga gabunan. Naroon din noon si Kanole at ang ermitanyong si Tokyo. Apo Telma,
Alam mo, naawa ako sa iyo eh. Huwag ka nang maawa. Sa dami kong pinapatay, dapat ay hindi ka maawa sa akin. Oh, sige, gawin mo ang gusto mo. Gawin mo! Kung tutusin, mahina lang ang pangangatawan ni Apo Telma, dala ng katandaan. Kaya lang, yung mga nakapaligid sa kanya ang medyo mahirap pa din. Pero bahala na roon ng ermitanyong si Tokyo. At nang makakuha ng pagkakataon si Kanole, bumulagta noon si Apo Telma at sinabing, gawin mo ang gusto mo. Tuluyan nang naging abo noon si Apo Telma, pero ang medalyon ay biglang nawala. Mga kaibigan, ito po yung mas nauna na kwento kesa sa nilapag natin kahapon. Bali, part 2 pala dapat yun. Pero huwag kayo mag-alala, maganda rin naman dahil ibang, parang ibang version yun eh, diba? Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong Commander JH. Pahabol, meron po pala kaming bao na walang mata. 6 na piraso lang po ang binigay sa akin ni Kanole. PM na kayo sa aking Viber. Salamat.